Sama-sama po tayong manalangin. Ama naming nasa langit, nasa amin ay nagmamahal, sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo, binayaran mo ang kabayaran ng aming mga kasalanan magpakailanman. At nagpapasalamat kami, may pag-asa kaming makapamuhay bilang iyong anak. Pinapupurihan namin ang Panginoon sa pagdadala sa amin sa lugar na ito at pinahalagahan namin ang pagkakataon na matuto mula sa iyong banal na salita. Paliwanagin mo ang aming mga kaluluwa sa pamagitan ng liwanag ng iyong salita. Tulungan mo kaming higit na malaman kung paano dapat kumilos para sa kapakanan ng Ebanghelyo at ang iyong kalwalhatian ay mapasa amin. Maukit nawa ngayon sa aming mga puso ang salitang ito at makatulong sa aming pamumuhay. Ang Spring Retreat ngayon ay isinasagawa at idinadalangin namin ang mga nagpapatotoo sa salita at ang mga puso ng mga nakikinig. Kumilos ka nawa at pahintulutan na makarating sa kaligtasan ang lahat ng mga kaluluwa, hindi lamang isa, kundi ang lahat. Mapasa amin nawa ang Espiritu Santo at kumilos sa aming mga puso mula sa pasimula hanggang sa wakas. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Hanapin po natin sa Biblia, mga awit 56. Mga awit 56, verse 1. Babasahin ko po. Maawa ka sa akin, O Diyos ko, sapagkat niyuyurakan ako ng mga tao, buong araw sa pag-aaway, inaapi niya ako. Punta po tayo sa verse 5. Buong araw ay sinisikap nilang saktan ang aking kalagayan, lahat ng kanilang mga pag-iisip ay laban sa aking ikasasama. Punta naman po tayo sa verse 8. Iyong binilang ang aking mga paglalakbay, ilagay mo ang aking mga luha sa botelya mo, wala ba sila sa aklat mo? Hanggang dito lang po. Kagaya ng nalalaman ninyo, dinadaos ang Spring Retreat ngayon. Tumawag ako at mayroong 5,693 na nakaregister at nakikinig. At mayroong nasa 1,300 volunteers. Malamang na napakaraming bago ang nakikinig doon. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na makausap yung ilan sa mga tao. Pakiramdam ko ang mga bukid ay nabubungkal ng mabuti. At sa tingin ko ay napakaraming tao ang humahanap sa Diyos. Ang Ebanghelyo ay ipinapangaral ngayon doon. Hinihikayat ko po kayong lahat na ipagdasal ito sa inyong mga puso habang nakikinig ng salita. Ngayon, pagtutunan natin ng pansin ang mga awit 56 verse 8. Alam na natin ito. Iyong ibinibilang ang aking mga paglalakbay, ilagay mo ang aking mga luha sa botelya mo, wala ba sila sa aklat mo? Aking mga paglalakbay. Ito yung panahong sinusubukan ni Saul na patayin si David. Kaya mahigit isang dekada, yung ginugol ni David, ito ay sa pagtakas at lubhang pagdurusa. Ang konteksto ng verse 8 ay nasa title ng Awit 56. Miktam ni David nang hulihin siya ng mga Pilisteo sa Gat. Ang Israel na pinamumunuan ni Saul ay hinalughog yung buong bansa upang dakipin si David. Nagdesisyon si David na wala nang ligtas na lugar para sa kanya sa Israel, kaya tumakas siya patungo sa ibang bansa. Habang tumatakas patungo sa isang dayuhang bansa, nadakip siya ng mga Pilisteo at muntik nang mamatay, ngunit iniligtas siya ng Diyos.
Sinabi ni David, "Aking mga paglalakbay, ito'y tungkol sa pagtakas sa iba't ibang dako habang sinusubukan siyang patayin ni Saul. Iyong ibinilang ang aking mga paglalakbay. Iyong ibinilang ang aking mga paglalakbay." Sa German translation po, ito ay sapagkat binilang ng Panginoon kung gaano ako kadalas tumakas. Ganito po ito sinalin na eksaktong kapareho ng orihinal. Sapagkat binilang ng Panginoon kung gaano ako kadalas tumakas. Pansinin ninyo kung gaano kadalas ang salitang paglalakbay. Madalas at maraming beses na si David ay nasa paglurusa. Siya ay tumatakas ng mahigit na isang dekada. Anong paglalakbay kaya ang naranasan niya? Ngayon ay sinabi niya, "Iyong ibinibilang ang aking mga paglalakbay." At tinuloy niya, "Ilagay mo ang aking mga luha sa botelya mo." Siguradong napakaraming luha ang naibuhos ni David. Ang mga luhang ito ay talagang mga mahalagang luha. Ilagay mo ang iyong mga luha sa botelya mo. Hindi sa botelya ng mga tao, kundi sa botelya na Diyos mismo ang gumawa. Nais niyang maalala siya magpakinanman. At muli niyang sinabi, "Wala ba sila sa aklat mo?" Ipinahayag ni David dito ang kanyang labis na pagnanais na alalahanin ng Panginoon ang kanyang pananampalataya at ingatan ito magpakailanman. Kaya ngayon, nais ko isaalang-alang natin kung ano talaga ang iniingatan ng Panginoon. Dapat nating laging isipin kung ano ang kahulugan ng pagiging tao. Ngunit ang higit na kailangan natin ay ang makilala kung sino ang Diyos. Kailangan talaga nating pag-isipan ang tungkol nito at dapat tayong magkaroon yung tamang kaalaman patungkol sa Diyos. Doon sa Ecclesiastes chapter 1 verse 11, sabi ang mga tao nung una ay hindi naaalala ni magkakaroon ng alaala pa man tungkol sa mga tao ng mga taong susunod pagkatapos nila. Ipinanganak tayo kay Adan, namumuhay tayo kay Adan, at lahat ng ginawa natin kay Adan ay panandalian at makakalimutan na. Sinasabi sa Jeremias chapter 17, "Silang humihiwalay sa iyo ay masusulat sa lupa." Kapag nasulat sa lupa, iyon ay nabubura. Lahat ng nakay Adan ay napawi na, lumipas na, at hindi na aalalahanin pa. Ngunit, may mga tiyak na bagay na iniingatan ng Panginoon na mapakahabang panahon at magpakailanman. Bakit iniingatan ng Panginoon ang mga ginto at pilak na alahas? May mga tiyak na bagay na talagang pinahalagahan ng Panginoon. Ang Hebreo 11 ay tinatawag na Chapter of Faith. Kung titingnan mo ang talatang ito ng pananampalataya, ito ay puno ng mga pangalan ng tao na gumawa ng mabuti sa kanilang pananampalataya at ito ang talaan ng kanilang mabubuting gawa. Kung ano ang isinusulat ng Panginoon ay iyon ang inalala at iningatan magpakailanman. Ang buhay ng isang ligtas na tao ay nasa mga kamay ng Panginoon. Kaya hindi kinakalimutan ng Panginoon ang isang tunay na ligtas. Ang buhay ng taong iyon ay iniingatan magpakilanman. Ito yung katotohanang alam na alam natin. Kapag inilagak ng isang tao ang kanilang kaluluwa sa Panginoon, ang Panginoon ay mamamahala sa buhay ng taong iyon hanggang buhay. Ngunit ngayon, naglalaan tayo ng ilang sandali upang pag-isipan ang mga bagay na iniingatan ng Panginoon sa kanyang puso mula doon sa pananaw ng buong Biblia. Hindi ba napakaganda kung magagawa natin ang mga bagay na pinananatili ng Panginoon magpakailanman dito sa lupa? Ang alaala ng Panginoon ay hindi panandalian. Ito ay katangian ng Diyos dahil siya ay Diyos, hindi siya nakakalimot ng anumang bagay. Sa Biblia, kung ang isang tao ay gumawa ng kasamaan, iniipon ng Diyos ang kanilang kasamaan para sa kanyang mga anak. Iniipon ng Diyos ang mga kasalanan, inaalala ang mga iyon at sa tamang panahon ay kanila itong pagbabayaran.
May isang bagay na ikinagulat ko nung unang beses akong nagbasa ng Biblia pagkatapos kong maligtas. Habang binabasa ko ang Biblia, may isang kwento tungkol sa isang taong gumagawa ng isang bagay. Pagkatapos, kung titingnan mo ang huling bahagi ng kanyang buhay, makikita mo na siguradong makakatanggap siya ng pagganti mula sa Diyos. Sa paglipas ng panahon, hindi kakalimutan ng Panginoon ang lahat ng ginawa kong tama at gagantimpalaan ako ng nararapat at akma kapag dumating na ang panahon. Nakikita ng Panginoon ang sino mang gumagawa ng kasamaan, tinitipon ang mga ito at ganap na parurusahan sa tamang panahon. Bakit? Dahil siya ay Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos, iniipon niya ang mga kasamaan ng taong gumagawa ng kasamaan sa kanya at parurusahan sa tamang panahon. Nung panahong iyon, tinulungan ni David ang isang lalaking nagngangalang Nabal sa kanyang mga tupa at prinotektahan siya ng husto. Gayunpaman, hindi pinakitunguhan ng mabuti ni Nabal si David at pinagsawalang bahala niya ito. Kaya si Nabal sa huli ay sinaktan ng Diyos at siya ay namatay. Sinasabi ng Biblia, ang masamang gawa ni Nabal ay ibinalik ng Panginoon sa kanyang sariling ulo. May sinasabing ganito, ibinalik ng Panginoon ang masasamang gawa. Sinasabi na dahil nagpatuloy siyang gumawa ng kasamaan, iyon ay tinipong lahat ng Panginoon at nang dumating na ang oras, ibinalik niya ang kasamaan sa ulo ni Nabal. Sinabi ni Shimei nang si David ay tumakas na nakayapak, lumayas ka, ikaw na mamamatay tao. Nang kalabanin niya ang binuusan ng langis ng Panginoon, nakita ito ng Panginoon. Tinipon ng Diyos ang kanyang mga kasamaan at kalaunan, nang dumating na ang oras, alam ninyo ang nangyari sa kanya, di ba? Sa huli, ibinalik niya ang kasamaan ni Shimei sa kanyang sarili. Hindi po ba ito ay nasa Unang Hari chapter 2? Gayunpaman, pinananatili ng Diyos ang matuwid na pag-uugali ng mga banal sa Panginoon, kaya pag-isipan po natin ito. Ano yung iniingatan ng Panginoon? May mga tumutunong luha sa mga banal habang namumuhay ng matuwid sa Panginoon, hindi po ba? Ang mga luha ng mga banal, tiyak na pinahalagahan ng Panginoon iyong mga luha. Sa verse 8, iyong ibinibilang ang aking mga paglalakbay, ilagak mo ang aking mga luha sa botelya mo, wala ba silang sa aklat mo? Ang paglalagay nito sa botelya ng Panginoon ay nangangahulugan na iniingatan nito ng Panginoon. Kaya ang mga luhang ibinubuhas ng mga Kristiyano ay ang mga luhang ibinubuhos sa Panginoon at iniingatan. Laging nasa kanyang puso. At iniingatan ng Panginoon ang bawat mabuting hangarin sa kanya, sa kanyang puso. At kung ano yung ating ipinapanalangin sa Panginoon. Sinasabi doon sa chapter 5 ng Apokalipsis, at mga mangkok na ginto na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Ang paglalagay sa mga mangkok ay nangangahulugan ng pag-iingat. Tiyak na pinahalagahan ng Panginoon ang mga panalangin ng mga Kristiyano. At may mga bagay na angkop ang binibigkas ng mga Kristiyano sa harap ng Panginoon. Tama po ba? Inaalala at iniingatan ng Panginoon ang bawat salita na ating sinasabi para sa ikakaluwalhati ng Panginoon. Nagsasalita bilang pagtatanggol sa Panginoon, nagbibigay ng tamang patotoo sa Panginoon at kumikilos ng nararapat sa Panginoon. Sinabi ng isang babae na pagkatapos ng pagtatalo, sinabi sa kanya ng asawa, maghiwalay na tayo. Iningatan ng babae ang mga salitang iyon sa kanya, isipan at iniisip ito habang siya'y natutulog o gising. Ngunit dapat niyang itapon kaagad ang sinabi ng kanyang asawa dahil dala lamang ito ng galit. Kaya inaalala din ng mga tao ang mga bagay na sinasabi na mali o mabuti ng isang tao ng mahabang panahon. Iniingatan ng Panginoon sa mahabang panahon ang lahat ng angkop na salita na binigkas sa Panginoon. Ang mga mabubuting gawa na ginagawa natin sa Panginoon, na nagawa natin ng tama, lahat ng ito ay hawak ng Panginoon sa kanyang puso at iniingatan. Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng bagay na pinatawad natin sa iba, ang pakikitungo natin sa mga banal at paghihirap natin para sa Ebanghelyo at kaluwalhatian ng Panginoon. Sa Filipos chapter 1, sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos, sapagkat kayo'y nasa aking puso.
kung paano nasa puso ni Apostol Pablo ang mga banal sa Filipos, nasa puso din ng Panginoon ang lahat ng mga banal. At tunay na iniingatan ng Panginoon ang lahat ng mga mabuting bagay na ginawa ng mga banal sa Panginoon. Tunay na iniisip muna natin ang mga bagay na iyon at ang ibig sabihin nito ay talagang pinananatili natin ang mga bagay na ginawa ng tama ng Panginoon. Pagkatapos, dahil tinawag tayong bilang mga saksi, mahalaga na dapat nating gampanan ng mabuti ang responsibilidad bilang mga saksi ng Panginoon habang lumalakad ng tunay na karapat-dapat sa Panginoon bilang mga saksi ni Hesukristo sa mundong ito. Ang unang bagay na dapat gawin at pag-isipan ang mga bagay na iniingatan ng Panginoon, kasunod, maglaan tayo ng oras upang pag-isipan kung tayo ay naglilingkod ng wasto bilang mga saksi. Sa Awit 56 verse 8, iyong ibinibilang ang aking mga paglalakbay, ilagay mo ang aking mga luha sa botelya mo. Talagang inilagay ng Panginoon sa kanyang botelya ang mahalagang luha na ibinuhos ni David habang namumuhay ng matuwid sa Panginoon. Sa daang tinatahak natin mula ng maligtas hanggang sa humarap sa Panginoon, meron tayong mga luhang ibinubuhos habang lumalakad ng matuwid sa katotohanan, tulad ni David na lumuluha. Totoong iniingatan ng Panginoon ang lahat ng luhang ibinubuhos natin habang lumalakad ng matuwid sa Panginoon. Tinitingnan ito ng mabuti ng Panginoon. Kaya ngayon, tingnan natin dun sa Awit 84. Mula po dito sa Awit 84, verse 5 hanggang 7. Awit 84, 5 hanggang 7. Mapalad ang mga tao na ang mga kalakasan ay nasa iyo, na ang mga daan tungo sa Sayon ay nasa kanilang puso. Sa kanilang pagnaan sa libis ng baka ay ginawa nila itong dako ng mga bukal. Kinakalatan din ito ng mga pagpapala ng maagang ulan. Sila'y humahayo sa lakas at lakas. Ang Panginoon ng Diyos o ang Diyos ng mga Diyos ay makikita sa Zion. Ngayon, ang isang tao na humayo o nakatagpo ng lakas na Panginoon, mapalad ang mga tao na ang mga daan tungo sa Zion ay nasa kanilang puso. Merong templo sa Zion. Merong isang tabernakulo at isang templo, at sa puso ay ang daan ng Sayon. Kaya, tunay na pinagpala ang isang tao na ang landas patungo sa langit ay nabuksan. Ngunit dito, sa kanilang pagdaan sa libis ng baka ay ginawa nila itong dako ng mga bukal. Ang Israel ay kailangan pumunta sa Jerusalem ng 3 beses sa isang taon at may napakahirap na landas sa pag-akyat na tinatawag na lambak ng luha. Dumadaan sila sa lambak ng luha patungo sa Jerusalem. Gaya nito, meron ding lambak ng luha at sa ating buhay pananampalataya. Kaya ang pagiging Kristiyano ay patunay na tayo ay magbubuhos ng maraming luha. Matapos matanggap ang kaligtasan, maraming iba't ibang dahilan sa ating pagluha. Marami po. Sa 1 Tesalonica chapter 5 verse 16, magalak kayong lagi. Hindi laging masaya, magalak kayong lagi. Ngunit lumuluha tayo ng maraming dahilan. Lumuluha tayo maging dahil sa kagalakan ng kaligtasan. Sa buhay, may luha ng kagalakan at luha ng iba't ibang kalungkutan. Kaya sinabi ito ng Biblia dahil may mga pagkakataong lumuluha tayo. Dumadaan tayo doon sa lambak ng luha. Kahit sa isang himno, may lambak ng luha. Nahahampas sa lambak ng luha. At kung minsan, madalas tayong lumuluha. Tingnan natin doon sa Biblia. Awit 18 verse 5. Awit 18 verse 5. Verse 5.
Iyong pinakain sila ng tinapay ng mga luha at binigyan mo sila ng maiinom na mga luhang sagana. Iyong pinakain sila ng tinapay ng mga luha. Ano yung ibig sabihin nito? Bakit sinasabing ang luha ay pagkain? Nangangahulugan ito ng pagpatak ng luha tulad ng pagkain ng tinapay o kanin. Minsan, habang namumuhay ka bilang isang Kristiyano, maaaring mangyari ang mga bagay na nagpapaluha sa atin nang madalas na parang kumakain ka ng kanin sa ilang taon at ilang buwan. Kaya nga may pagkakataong pinakain mo sila ng tinapay ng mga luha at lumuluha na parang kumakain. At binigyan mo sila ng maiinom na mga luhang sagana. Ibig sabihin ay maraming pagluha. Maraming luha ang tumutulog. Nangyayari ang mga ganitong bagay. Matapos magkasala ni David at gumawa ng pagpatay at pangangalo niya, tuluyan niya itong tinalikuran. Gayunpaman, hindi natin alam kung gaano karaming mga luha ang kanyang ibinuhos sa kanyang nagawang napakalaking kasalanan at nagdusa dahil dito. Kaya dahil ang mga luhang ibinuhos habang tumatalikod sa kasalanan ay mahalagang luha, iniingatan ng Panginoon ang lahat ng ito. Iniingatan ng Panginoon yung lahat ng mga luhang ito. Tingnan na nga lang po natin. Doon sa awit 6. Awit number 6, verse 6. Sa aking pagdaing, ako ay napapagod na. Bawat gabi ay pinalalangoy ko ang aking higaan. Dinidiligan ko ang aking higaan ng aking mga pagluha. Kasama ito sa panalangin ni David habang lubusang nagsisisi pagkatapos gumawa ng kasalanan ng pagpatay at pangangalo niya. Sa aking pagdaing, ako ay napapagod na. Bawat gabi ay pinalalangoy mo ang aking higaan. Upang ang kama ay lumutang dahil sa luha, gaano karaming luha ang dapat niyang ibuhos. Ito ay isa lamang paglalarawan o hyperbole. Gaano man karaming luha ang iyong ibuhos, tiyak na hindi mo mapapalutang ang iyong higaan. Napakaraming luha ang ibinuhos niya. At dinidilig ko ang aking higaan ng aking mga pagluha. Napakarami niyang ibinuhos na luha kaya yung higaan niya ay basang-basa. Kaya may mga luha na ibinubuhos ng mga Kristiyano sa Panginoon. Gayunpaman, kahit na pagkatapos gumawa ng kasalanan, kung ito ay luha ng tunay na pagsisisi, ang lahat ng ito ay nakatala sa Biblia. At ang mga luhang pumatak habang lumalakad sa katotohanan ay dumaranas ng iba't ibang kahirapan ay napakahalaga sa Panginoon. Kaya iniingatan niya ang mga ito mismo sa kanyang botelya. Nagdusa si David habang siya ay tumatakas ng higit na 10 taon at naalala ng Panginoon ang lahat ng ito at itinago ang kanyang mahalagang luha sa kanyang botelya at patuloy na iniingatan ang mga ito. Lubhang nagdusa si Job. Ito ay nang mamatay yung kanyang 10 anak, nawala yung kanyang kayamanan at nagkasakit ang kanyang buong katawan at walang umalala sa kanya sa kanyang kalagayan. Inudyokan rin siya ng kanyang asawa na sumpain ang Diyos at mamatay. At kahit dumating yung 3 kaibigan niya, patuloy pa rin siyang kinukutsa at sinasabing, nangyari ito dahil nakagawa ka ng malaking kasalanan. Ipagtapat mo ang iyong mga kasalanan. Gaano man pag-isipan ni Job ang tungkol dito, hindi siya kailanman nakagawa ng kasalanan na karapat-dapat sa gayong malaking kapahamakan. Ngunit dahil sa pakiramdam niya ay hindi patas ang lugar upang magreklamo, wala na siyang pinagpilian kundi lumuha sa Job. Ito ay nasa Job chapter 16, verse 16. Tingnan po natin. Job chapter 16, verse 16. Ang aking mukha ay namumula sa pag-iyak at sa aking mga pilikmata ay pusikit na kadiliman.
Ang aking mukha ay namumula sa pag-iyak. Maraming iniyak si Job hanggang siya ay nasa panahon ng pagdurusa. Doon sa verse 20, tinutuya ako ng aking mga kaibigan ng aking mata ay nagbubuhos ng mga luha sa Diyos. Si Job ay nasa pinakamalungkot na sitwasyon at walang sino mang nakakaintindi sa kanya. Siya ay yung nasa miserableng kalagayan na maging yung kanyang mga kaibigan ay tinutuya siya. Ito dahil yung buong katawan niya ay ginagapangan ng mga uod. Gayunpaman, iniisip niya na ang Panginoon ang tanging nakakaunawa sa kanyang puso, kaya itinaas niya ang kanyang paningin at sinabi, "Ang aking mga mata ay umiiyak sa harapan ng Diyos." At dumaan ang gabing siya ay nasa matinding pagdurusa. Ang mabuhay bilang isang Kristiyano ay hindi madali. Tayo ay tulad ng liryo sa gitna ng mga tinikan. Yung mga tinik ay ang mga tao sa paligid natin. Magagawa lamang matusok ng tinik ang mga liryo, pero hindi makakaganti ang liryo. Dahil tayo ay mga Kristiyano, maraming mga pagkakataon na nagdurusa tayo dahil sa kawalan ng katarungan. Sinabi ni Jesus, nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Tulad ng sinabi nito, kahit na tayo ay atakihin, hindi tayo gaganti. Dahil nabubuhay tayo bilang Kristiyano, maaari tayong makaranas ng kahirapan sa ating pamilya, makaranas tayo ng mga hindi patas na mga bagay sa ating trabaho at mga sitwasyon na nakakapagpaluha sa atin. Ngayon, maaaring umiyak ka sa maraming mga bagay. Gayunpaman, maliban sa mga luhang inaalala ng Panginoon, ang pinakamahalagang luha ay ang luhang bumubuhos para sa mga kaawa-awang kaluluwa, at ang mga luhang ito ay ilalagay ng Panginoon sa pinaka-espesyal na botelya. Sa chapter 9 ng Jeremiah sa Biblia, tingnan po pala muna natin sa mga awit 119. Awit 119, verse 136. Babasahin po natin ng sabay-sabay, verse 136. Mga awit 119, verse 136. Inaagusan ng mga luha ang mga mata ko sapagkat hindi nila tinutupad ang kautusan mo. Bakit sinabi nito, inaagusan ng mga luha ang mga mata ko sapagkat hindi nila tinutupad ang kautusan mo? Seryoso ang mga awit dito dahil nakita niya kung gaano magdurusa ang isang tao pagkatapos ng kamatayan kapag tinalikuran niya ang salita ng Panginoon. Kaya niya sinabi, inaagusan ng mga luha ang mga mata ko. Sa panahon natin ngayon, mas kaunti na lamang ang lumuluha. Kung talagang ikaw ay nahahabag sa mga kaluluwa na sa iyong puso, ito ay siguradong iingatan ng Panginoon sa kanyang puso. Sinasabi na si Jeremias, siya yung weeping prophet. At sa lahat ng mga propeta, siya marahil ang mas maraming iniyak. Sa Jeremias chapter 9, sinabi doon sa Jeremias chapter 9 verse 1, O, ang ulo ko sana ay mga tubig at ang aking mga mata ay bukal ng mga luha. Dito ulit po sa Jeremias chapter 9 verse 1. O, ang ulo ko sana ay mga tubig at ang aking mga mata ay bukal ng mga luha upang ako'y makaiyak araw at gabi dahil sa mga pinaslang sa anak na babae ng aking bayan. Nakita ni Jeremias na ang mga Israelita ay malapit ng mawasak. Ngunit dahil hindi nila nalalaman ang sitwasyon at patuloy silang tumatalikod sa Diyos, sinabi niya, O, ang ulo ko sana ay mga tubig at ang aking mga mata ay bukal ng mga luha upang ako'y makaiyak araw at gabi dahil sa mga pinaslang na babae na anak ng aking bayan. Nauna niyang nakita na ang mga Israelita ay lubusang nawasak sa pagsakop ng Babylonia. Upang ako'y makaiyak araw at gabi.
Ibig sabihin na siya ay tumatangis ng malakas. Sa katunayan, kapag babasahin ninyo ang aklat ng Jeremias, yung panaghoy, lubos na umiyak si Jeremias. Kaya nga dun sa panaghoy, chapter 2, verse 11, ang aking mga mata ay namumugto sa kakaiyak. Ang aking kaluluwa ay naguguluhan, ang aking puso ay ibinuhos sa lupa. Desperado siyang nagluluksa. Talagang iniibig ni Jeremias ang kanyang bayan. Si Apostol Pablo rin ay kumakatawan sa mga luha ng lubos dun po sa Bagong Tipan. Siya ay nagturo ng may mapagkumbaba at pagluha. Pinaalalahanan ng bawat tao ng may pagluha at lumuluha ng marami nang siya ay sumusulat ng liham at ng Biblia. Sa Filipos chapter 3 verse 18, Filipos chapter 3 verse 18, sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo at ngayon sinasabi ko sa inyo nang may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Jesus, ni Kristo. Ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo. Sila yung mga kaaway ng krus ni Kristo. Ngunit bakit siya umiiyak sa mga taong kaaway ng krus ni Kristo? Bakit po? Dahil ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan. Sa mga mangangaral ng kasaysayan ng ating church, meron din mga luha at isa sa mga ito ay yung si George Whitefield. Siya ay masasabing kumakatawan sa mga tao na lumuluha maging sa tuwing nangangaral siya. Kahit si Robert Murray Machiney ay umiyak din ng lubos. Umiyak po siya dahil siya ay nakaramdam ng pagkahabak. Ngunit sa panahon natin ngayon, kakaunti na lamang ang mga lumuluha. Sa tingin ko ay masyado na tayong uminiti ngayon. Dahil masyado na po tayong naaaliw, kaya masyado rin tayong tumatawa. Ngunit sa ating paligid, ang sanlibutan ay puno ng mga taong hindi ligtas. At sa mga panahon ngayon, sa tuwing dumadalo ako ng mga seminar, napakabuti kung ang mga tao ay nakakatanggap ng tunay na kaligtasan, ngunit napakatigas ng kanilang puso, napakatigas ng kanilang ulo, kahit na sinasabi ito ng Panginoon sa kanila, doon ay ang pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Hanggang sa sila ay mamatay, hindi nila ito nalalaman. Ang mga luhang ating ibinubuos para sa mga kaawa-awang kaluluwa ay mga luhang espesyal. Kaya kapag makita ng Panginoon sila na mayroong pusong lubos na nalulungkot at tunay na pagkahabag sa mga kaluluwang nasa paligid nila, isinasaalang-alang niya ito na napakahalaga. Tingnan natin po dun sa mga awit 126. Makikita natin sa awit 126, verse 5. Verse 5, ito yung binasa natin kanina. Yawanawang nagsisipaghasik na luhaan ay mag-aani na may sigaw ng kagalakan. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi ay uuwi ng may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis na inani. Ipapaliwanag ko po ito. Una sa lahat, ang Israel ay dinalang bihag sa Babylonia. Tama po? Pagkatapos, sila ay naging malaya sa pamagitan ng utos ni Haring Ciro. Pagkatapos nilang mapalaya, sila ay nanumbalik sa lupain ng Israel. Ngunit ito ay may kalayuan. Sinasabi ng Biblia, umabot ito ng halos 120 days hanggang sa sila ay makabalik. Yung daan pabalik ay hindi madali. Nang makarating sila sa lupain ng Israel, ito ay disyerto na. Yung templo na itinayo ni Solomon ay wasak na. Kaya ang Israelita ay lubas na tumangis na upang sila ay makabalik at maitayo ang templo doon. Naitayo yung pader, nakapanauli ang kanilang pananampalataya, ito yung paliwanag sa talatang ito. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi.
Nung mapalaya po sila sa Babylonia, nakabalik sila sa lupain ng Israel. Nang si Zerubbabel at Josue ay dumating upang itayo yung templo, marami silang naging kahirapan. Gayunpaman, upang mapanumbalik ang pananampalataya ng Israel, sila ay dumating mula sa malayong lugar at sila ay hindi nagdalawang isip na gawin ang lahat ng uri ng sakripisyo at mabibigat na gawain. Ito yung tinanim na mga binhi ng may pag-iyak. Pagkatapos, si Nehemias at ang kanyang mga kasama ay bumalik upang itayo yung pader, dumanas din sila ng maraming kahirapan. Ito yung ibig sabihin ng pag-iyak at pagtanim ng binhi. Sunod, si Ezra ay dumating at gumawa upang ipanauli ang pananampalataya ng mga Israelita sa pamagitan ng salita. Maging ito ay ang pag-iyak at pagtatanim ng binhi. Mga awit 126 verse 5 hanggang 6, Yaon nawang nagsisipaghasik na luhaan ay mag-aani ng may sigaw ng kagalakan, siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi ay uuwi ng may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis na inani. Maging sa ngayon, ang invisible na spiritual na templo ay ang church. Maraming tao ang umiiyak at nagtatanim ng binhi upang itayo ang church na siyang katawan ng Panginoon. Ngayon nga, idinaraos ang spring retreat. Maraming mga kapatid ang voluntaryo nakikibahagi dito, naghihirap at nagsusumikap na maligtas ang maraming mga kaluluwa. Yan ay ang pagtatanim ng binhing may pagluha. Ngunit ang mga luhang ito ay makabuluhan, talagang makabuluhan. Inilagay ng Panginoon sa botelya ang lahat ng mga sakripisyo at pagsisikap na ginawa para sa Kanya. Lahat ng mga luhang iniiyak mo dahil sa iyong pagsusumikap na makapagligtas ng kaluluwa ay iniingatan ng Panginoon. Sa Apokalipsis 21:4, at papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ito yung salitang sinasabi sa mga ligtas. Papahiran ng Panginoon ang bawat luha sa kanyang mga mata. Sinabi ito ng Biblia dahil maraming luha ang iniiyak ng mga Kristiyano. Tama po? Una, anong iniingatan ng Panginoon? Ang mga luhang iniiyak natin nang naayon sa kalooban ng Panginoon. Minsan, ito'y luha na tumatagal ng ilang buwan. Para sa ibang tao, ito'y luhang iniiyak nila ng taon. May ilang taong umiiyak kapag kumakain. May ilang taon walang magawa kundi ang umiyak at manalangin para sa kanilang mga anak na ayaw makinig sa kanila. Ang mga luhang iyon ay tumutulo sa mahabang panahon at ay mga nararapat na luha. At inilalagay ito ng Panginoon sa kanyang botelya. At alam ng Panginoon ang nasa puso ng bawat isa. Dun sa Unang Hari, chapter 8, verse 39, pakinggan mo sa langit ang iyong tahanan. Magpatawad, kumilos, at gantihan mo ang bawat tao na ang puso ay iyong nalalaman ayon sa lahat niyang mga lakad. Dahil alam ng Diyos ang puso ng bawat tao, alam niya ang ating mabuting hangarin sa kanyang at pinapahalagahan niya ito. Tingnan natin po sa Awit 37. 37 verse 4. Sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Meron tayong ninanasa sa puso natin. Kung meron tayong mabuting kahilingan sa Panginoon, alam ito ng Panginoon. Pinapahalagahan niya ito, inaalala ito, iniingatan ito at tinutupad ito sa tamang panahon. At ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Tingnan ulit natin sa Biblia. Sa Unang Hari, chapter 14. Chapter 14. Verse 13. Unang Hari 14:13, tatangisan siya ng buong Israel at ililibing siya sapagkat siya lamang mula kay Jeroboam ang darating sa libingan sapagkat siya'y kinatagpuan sa sambahayan ni Jeroboam ng bagay na mabuti sa Panginoon, sa Diyos ng Israel.
Nang si Jeroboam ay naging hari at naglagay ng gintong guya sa Bethel at sa Dan at ibinunsod ang mga Israelita sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, si Jeroboam ay matapang na sinigawan ng kanyang anak na si Abias sa harapan ng mga may katungkulan. Sinabi niya, "Ama, pinaglilingkuran natin ang Diyos na si Jehovah, subalit bakit mo pinaglilingkod ang mga Israelita sa Bethel at Dan sa halip na sa Diyos?" Sinabi sa kwento na naging matapang ang anak sa pagsasalita sa kanyang ama. Ang kwentong ito ay isinulat subalit hindi nakatala sa Biblia. Sinabi dito na si Abias ay nagkasakit at malapit na ang mamatay. Ang anak ni Jeroboam ay nagkasakit at namatay na. At sinabi ng Diyos sa unang Hari 14:13, "Tatangisan siya ng buong Israel at ililibing siya sapagkat siya lamang mula kay Jeroboam ang darating sa libingan." Dapat natalikuran ng mga Israelita ang kanilang mga Diyos-Diyosan at tunay na paglingkuran lamang ang Diyos. Sila'y naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, subalit ang anak ni Jeroboam ay may tapat na pusong naglilingkod sa Panginoon. At ito'y inalala at nakita ng Panginoon sa kanyang puso. Unang Hari 14:13, sapagkat siya'y kinatagpuan sa sambahayan ni Jeroboam ng bagay na mabuti sa Panginoon, sa Diyos ng Israel. Kahit ang isang tao ay hindi nagsasalita, subalit mayroong mabuting hangarin sa kanyang puso para sa Diyos, ito'y nakikita ng Panginoon. Tiyak itong nakikita ng Panginoon. Nakikita po ito ng Panginoon. Sa mga Kawikaan, chapter 20, verse 27, "Ilawa ng Panginoon ang espiritu ng tao na sumisiyasat ng kaloob-looban nito. Alap ng Diyos ang kaloob-looban ng tao, at eksakto niyang nakikita ang sino mang may mabuting puso, kalooban o hangarin para sa Kanya. Ano mang nasa puso natin ay napakalaki sa mga mata ng Panginoon. Maaring sabihin ng tao kung anong ibig nilang sabihin sa mga sinasabi nila. Subalit ang Diyos ay naririnig din yung anumang nasa puso natin." Kung titingnan natin sa aklat ng Genesis, ang Diyos ay nagpakita at nagsalita kay Abraham. "Ang iyong anak na lalaki ay ipapanganak sa mga panahong ito sa susunod na taon." Narinig ito ni Sarah na nasa likuran ng tolda. "Paano ba ako magkakaanak na halos 90 taong gulang na?" Sinabi ng Panginoon, "Bakit tumawa si Sarah?" "Hindi ako tumawa." "Hindi, ikaw ay talagang tumawa." Ano ang sinasabi ng Biblia? Nagtawa si Sarah sa kanyang sarili. Tinawanan niya ang kanyang sarili. "Ako'y 90 taong gulang na at ang asawa ko'y matanda na. Paano pa ako magkakaanak?" At sinabi ng Panginoon, "Bakit tumawa si Sarah?" "Hindi ako tumawa." "Tumawa ka." Kahit na tumawa lang siya sa puso niya, narinig ng Diyos na siya'y talagang tumawa. Bakit? Dahil siya'y Diyos. Kahit na hindi natin sabihin, naririnig ito ng Diyos. Kahit na iniisip lang natin ito sa ating puso, naririnig ito ng Panginoon kagaya ng isang tunog. Kapag tayo ay nagdadaos ng retreat, may mga pagkakataon na hindi tayo nakakapunta dahil sa iba't ibang dahilan, hindi po ba? Subalit alam ng Panginoon kung sino ang may pusong naroon sa lugar na iyon. Ang ganitong bagay ay pag-alala sa Diyos. Bakit? Dahil kilala niya ang Panginoon. Kaya kapag tayo'y nasa harap niya, lahat ng ating mabubuting hangarin at puso para sa Kanya ay Kanyang tinitingnan at iniingatan. Meron tayong tunay na kabutihan sa ating puso. Kung gayon, paano natin mapapabuti ang ating church? Paano ba natin mapaparami ang mga espiritong magkakaroon ng kaligtasan? Paano tayo lalago sa ating cell group? Paano natin maipapalaganap ang ebanghelyo sa buong mundo? Kailangan nating magkaroon ng matinding pagnanais at maging mga taong may mabuting puso sa Panginoon. Bakit kaya ganito? Dito sa mangkok na ginto inilagay yung kanyang pananangin.
Tingnan po natin sa Hukom chapter 1. Hukom chapter 1 verse 1. Apokalipsis chapter 5 verse 8. Sorry po. Apokalipsis chapter 5 verse 8. Pagkakuha niya sa aklat ang apat nilang apat na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng insenso na siyang mga panalangin ng mga banal. Dito nakatala ang mga mangkok na ginto. Pero bakit ito ginawa na ganun? Ang ginto ay isang mahalagang bagay. Ang mga mahalagang bagay ay inilalagay sa isang lalagyanan. Hindi ito ginagamit para sa aso, kundi sa bagay na iyon. Inilalagay po ito dun sa lalagyan na iyon. Sa huling bahagi, dun sa Hukom chapter 1 verse Hukom chapter 21 verse 25. Inilagay sa isang lalagyan. Bakit nga po ba nilalagay doon sa mahalagang lalagyan? Dahil ito ay mahalagang bagay. Sa Hukom 21:25, nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Nang umpisa, nagtanong sila sa Panginoon, pero sa bandang huli, ginawa ng lahat ng tao kung ano ang matuwid sa kanilang paningin. Nang sila ay nagtanong at kumilos ayon sa gawa ng Panginoon, naging maayos yung kanilang buhay. Subalit nang sila ay kumilos ayon sa kanilang pag-iisip, nang magsimula ang panahon ng mga hukom, maraming problema ang dumating. Katulad nun sa isang kawikaan, ang fox ay alam ang maraming bagay, subalit ang hedgehog ay alam ang isang malaking bagay lamang. Yung pagiging mahusay sa isang bagay ay napakahalaga. Merong napaka-importanting dapat nating gawin na may kahusayan sa ating buhay Kristiyano. Kaya kung sino man ang lumuluhod sa harap ng Panginoon ay lalago sa kanyang buhay pananampalataya. Tingnan natin sa Nehemias chapter 2 verse 4. Nehemias chapter 2 verse 4. Verse 4. Nang magkagayoy, sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong kahilingan? Kaya't ako'y nanalangin sa Diyos ng langit. Si Nehemias ay isang mataas na opisyal na siyang tagatikim ng alak ng hari ng Persia. Kaya siya ay isang taong may mataas na katungkulan. Bagamat may mataas siyang posisyon, nang marinig niya na ang pader ng Jerusalem ay nasunog, siya ay nagdalamhati at nanalangin ng patuloy sa loob ng 4 na buwan. Patuloy siya sa kanyang pananalangin, humihingi siya sa Diyos na buksan ang landas upang makapunta siya sa Jerusalem at itayo muli ang mga pader. Isang araw, nang siya ay humarap sa hari, napansin na malungkot yung mukha niya. At sinabi ng hari sa kanya, bakit malungkot ang iyong mukha samantalang wala ka namang sakit? Dahil si Nehemias ang tagatikim ng alak, maaari niyang lagyan ng lason ang inumin ng hari. Kaya habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon, sinabi ko sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman. Bakit hindi malulungkot ang aking mukha, gayong ang lunsod ang lugar ng mga libingan ng aking mga ninuno ay giba, ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Sinabi sa kanya ng hari, ano ang iyong nais? Sinabi niya, kaya ako'y nanalangin sa Diyos ng langit at sinagot ang hari ng siya'y taintim na nanalangin sa panahong iyon na hindi napansin ng hari. Opo, nanalangin siya. Subalit sino ang nakakita sa kanyang panalangin? Ang Panginoon.
Sa loob ng 4 na buwang siya'y nananalangin na kita iyon ng Panginoon. Kaya nang tinanong siya ng hari kung ano ang kanyang ninanais, sa halip na magsabi siya kaagad kung ano, nanalangin siya ng tahimik sa kanyang puso at sinabi, Diyos, tulungan mo ako. Parang isang maikling kidlat ng panalangin at nakita iyon ng Panginoon. Bagamat tinatanggap ng Diyos ang mahabang panahon ng panalangin, ang mga maikling sandali na kanyang panalangin ay naalala ng Panginoon. Kaya bakit ito naitala? Dahil pinapakita nito sa atin na ang Panginoon ay iniingatan ng ating mga panalangin. Sa awit ni David ay napakaraming panalangin. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at ang aking mga hiling. Awit 116 verse 2, sapagkat ikiniling niya ang kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Sa mga awit ni David, maraming panalangin at dito ay may maikling panalangin kahit iyon ay naalala ng Diyos. Kaya kapag tayo'y nasa kagipitan, Panginoon, tulungan mo ko. Panginoon, tulungan mo ko. Kapag nakikipag-usap, Panginoon, tulungan mo ko. Kapag naglilingkod, Panginoon, tulungan mo ko. Kahit ang mga simpleng panalangin na iyon ay naalala ng Diyos. Muli po, dun sa awit 81, verse 10, buksan mo ng maluwag ang iyong bibig at ito'y aking pupunuin. Kagaya ng sinabi ng Panginoon, ang lahat ng taong humihingi ng tulong sa kanya'y kilala niya. Hindi lamang mahabang panalangin, kundi ang maiksing panalangin ay naalala ng Panginoon. Doon sa Unang Kronika, chapter 4, tingnan natin kung paano hinarap ni Jabez ang kanyang buhay. Sa Unang Kronika, chapter 4. Sa verse 9 hanggang 10, si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez na sinasabi, sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan. Muli po, sa verse 9, si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez na sinasabi, sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsabing, O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan nang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hinihiling o ang hiniling. Dito sinasabi na si Jabez ay mas marangal kumpara sa kanyang kapatid. Doon sa Unang Kronika, mayroong kompletong talaan ng angkan. Ang sinumang nagdulot ng kapahamakan sa Israel ay nakatala. Subalit dito, isang tao ang tiyak na isinama. Kaya pinangalanan siya ang bata na Jabez. Mukhang ang kanyang ina ay babaeng meron ding pananampalataya. Dahil kung wala siyang malaking pananampalataya, ay hindi nakita ang kinabukasan ni Jabez. Maging sa kalungkutan at sakit, ay hindi sana siya pinangalanan na Jabez. Tama? Subalit dahil tinignan lamang niya ang kasalukuyang sitwasyon, pinangalanan niya ang kanyang anak na kalungkutan. Ito'y may kinalaman sa ating buhay Kristiyano. Kung mas tinitingnan natin o kung mas tinignan lang ng ina ni Jabez ang Diyos, hindi sana niya pinangalanan ang kanyang anak na kalungkutan. Tinignan niya ang kanyang kasalukuyang sitwasyon at pinangalanan siyang Jabez. Iyon yung pangalang ibinigay sa kanya. Kung ang kanyang pananampalataya ay mas naging malaki at tumingin ng higit sa Diyos, pinangalanan niya sana ang kanyang anak na pagpapala o pagtatagumpay.
Pinangalanan sana niya ito ng espesyal patungkol sa pagpapalawak ng nasasakupan. Subalit, pinangalanan niya itong kalungkutan. Gayun din, kung ang ating pananampalataya ay mahina at naging mas mahina, tinitingnan na lamang natin yung sitwasyon. At lagi nating sasabihin na ang ating sitwasyon ay malungkot. Ang mga kayamanan ni Job ay nawala sa isang araw lamang. Yung kanyang 10 anak ay namatay at nagkasakit ang kanyang buong katawan. Doon sa panahong iyon, sinabi niyang ang araw ng kanyang kapanganakan ay malungkot. Hindi niya alam na ang mga araw na iyon ay espesyal dahil ang mga ito'y naisulat o maisusulat sa aklat ni Job. Kaya sinabi niya, sana naglaho ang araw ng ako'y ipinanganak at ang mga araw ng aking kahirapan ay mawala. Subalit yung araw na iyon yung pinaka-espesyal, tama po ba? Maging si Jeremias ay isinumpa ang kanyang kapanganakan. Bakit ako lumabas pa sa sinapupunan upang makakita ng hirap at kalungkutan at gugugulin ang aking mga araw sa kahihiyan? Opo. Si Job, yung kanyang kayamanan, nawala po ito sa isang araw. Si Job, yung kanyang kayamanan, nawala po ito sa isang araw. Muli, yung kayamanan ni Job ay nawala sa isang araw lamang. Ang kanyang 10 anak ay namatay. Nagkasakit ang kanyang buong katawan. At sa panahong iyon, sinabi niyang ang araw ng kanyang kapanganakan ay malungkot. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay espesyal dahil ang mga ito'y maisusulat sa aklat ni Job. Kaya sinabi niya, sana naglaho na yung araw ng ako'y ipinanganak at ang mga araw ng aking kahirapan ay mawala. Sapagkat ang araw na iyon yung pinaka-espesyal, tama ba? Maging si Jeremias, siya rin po. Isinumpa yung kanyang kapanganakan. Nakasulat po ito doon sa Jeremias chapter 20 verse 18. Sinasabi niya, bakit ako'y lumabas pa sa sinapupunan upang makakita ng hirap at kalungkutan at gugugulin ang aking mga araw sa kahihiyan. Gugugulin ang aking mga araw sa kahihiyan. Sinabi ito ni Jeremias. Subalit, gaano ba kadakila si Jeremias? Gaano ba siya kadakila? Subalit, hindi niya iyon nakita. Nakita niya yung kalungkutan. Subalit, hindi nakita ang tunay na pagpapala sa likod nito. Habang tayo'y nabubuhay, tayo'y kagaya ng ina ni Jabez. Napakahirap ko. Iniisip natin yung kahirapan sa isang negatibong bagay. Kaya ang kahirapan ay kalungkutan. Ito'y si Jabez. Subalit sa katotohanan, hindi ito totoo. Ginagawa ng Diyos na mas mayaman sa pananampalataya ang mga mahirap at nasa kahirapan. Ipinapaunawa niya sa atin ang mga espesyal na bagay. Kung ikukumpara ko ang aking sarili sa iba, ako'y pangit. Ang pagiging pangit ba ay Jabez? Hindi. Ang paglago ng pananampalataya ay mahalaga. Ganito rin sa kasal. Ang iba'y nagpapakasal ng maayos, subalit hindi maunawa o hindi muna ako mag-aasawa. Kung hindi ako magpapakasal agad, ako ba si Jabez? Hindi.
dahil ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng plano ng Diyos. Ang paglago ng pananampalataya ay mahalaga. Ang katawan ko'y mas mahina kaysa iba. Meron akong kahirapan dahil sa aking mga problema. Subalit kung titingnan lang natin ang ating paligid, si Jabez lang ang makikita natin. Si Raquel ay dumaan sa matinding sakit nang ipinanganak niya ang kanyang anak na pinangalanan niyang Benoni. Subalit pinangalanan ulit siya ng kanyang ama na Benjamin, ang anak ng kanang kamay. Habang ipinapanganak yung bata, ang ating anak ay Benoni, anak ng kalungkutan. Subalit habang tinitingnan ang kanyang anak sa matinding kahirapan, pinangalanan ni Joe ni Jacob ang kanyang anak na anak ng kanang kamay. Pinalitan niya ang kanyang pangalan. Sa sitwasyong ito, tinawag ng kanyang ina ang anak na Jabez. Subalit kahit ipinanganak si Jabez na mahirap sa paligid na sitwasyon, ay may dahilan kung bakit. Doon sa verse 10, sabi si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi na unawaan niya ang patungkol sa Diyos ng Israel. Dahil naunawaan niya na ang Diyos ng Israel ang tunay na Diyos simula nung siya ay bata pa. Kaya siya ay nagpasya na mamuhay tungo sa Diyos. Kaya si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi. Hindi lamang siya nagmukmuk sa mahirap na realidad at nalungkot. Dahil ang tanging makakalutas nito ay ang Diyos. Kaya siya ay tumawag sa Diyos. Sinabi niya sa Diyos ang lahat at humingi siya ng tulong sa Diyos. Humingi siya ng tulong sa Diyos at lumuhod. Kaya nagbago yung kanyang buhay. Si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsabi, sa pamagitan ng pagluhod at pananalangin, nagbago yung kanyang buhay. Sa Genesis chapter 12, Abraham, ikaw ay maging isang pagpapala. Pagpapala, sa Hebreo, ibig sabihin ay mga tuhod. Mga tuhod. Ang pagluhod at pagpapala ay konektado sa isa't isa. Sa pamagitan ng pagluhod, nagiging espesyal ang kanyang buhay. Bakit naging maningning ang kanyang buhay? Siya ay umasa sa Diyos ng Israel at nanalangin. Ito yung dahilan kung bakit nagbago yung kanyang buhay. O ako naway iyong pagpalain. Tunay na natanggap niya ang yung pagpapala ng kaligtasan pati na ang iba pang nag-uumapaw na pagpapala. At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan. Gaya ng sinasabi sa verse na ito, humingi ng tulong si Jabez sa Diyos at ang kanyang panalangin ay tinanggap. O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan nang iyong kamay ay sumaakin. Sa aking buhay, tunay na kinakailangan ng kamay ng Panginoon. Nang iyong mga kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap at ingatan mo ako sa kasamaan. Sa loob ng bahay ay may kaguluhan. Nagkaroon ng malaking kahirapan, ngunit hindi lamang doon nakatuon si Jabez, nakatuon siya sa Diyos. Ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap. Sa katunayan, inaalis ng Diyos ang mga kahirapan at pinalalawak ang kanyang nasasakupan. Humingi siya ng mga pagpapala, pagpapalawak ng nasasakupan at ang kanyang buhay sa Panginoon ay ginamit ng mahalaga. Gaano nga naging dakila ang pangalan ni Jabez? Gayun din, yung buhay ni Ana ay nagbago sa pamagitan ng pagluhod sa harap ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit dapat tayong lumuhod at manalangin. Tama po? Pinapahalagahan ito ng Panginoon. Pinapahalagahan niya yung bawat panalangin. Pinapahalagahan po ito ng Diyos. Yung bawat panalangin natin. Sa Kalawang Korinto, chapter 1, dapat din ninyo kaming tulungan sa pamagitan ng panalangin. Gaya na nasusulat, ito ay totoo na pinahalagahan ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin para sa mga mangangaral, sa church at sa bawat banal, at maging ang mga maiksing panalangin. Ang lahat ay naalala at pinahalagahan ng Panginoon.
Tayo ay magugulat pag-akyat sa langit kapag nalaman natin ang katotohanan, maski ito ay pinahalagahan ng Panginoon. At yun talagang pinahalagahan ng Panginoon at yung ating mga salita. Ito yung ating mga salita. Nakatala ito at pinapahalagahan. Ano man yung ating sabihin, alam ito ng Diyos at naalala niya kung matuwid ang ating sinasabi. Alam ito ng Diyos. Tingnan nga na lang po natin sa Malakias chapter 3. Malakias chapter 3, verse 13. Verse 13 hanggang 15. Ang iyong mga salita ay naging marahas laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayon ay iyong sinasabi, paano kami nagsalita ng laban sa iyo? Iyong sinabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Ano ang aming pakinabang sa pagtupad namin sa kanyang utos o sa paglakad ng tulad sa may pagnanais sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? Ngayon ay ating tinatawag na mapalad ang palalog, hindi lamang umuunlad ang mga gumagawa ng masama, kundi kapag kanilang tinutukso ang Diyos, sila'y nakakatakas. At nalalaman din ng Diyos ang mga masasakit na salitang sinasabi tungkol sa Diyos. Ngunit sa verse 16, Malakias chapter 3 verse 16, nang magkagayoy nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon, binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan, at ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Naalala ng Diyos ang mga salitang binigkas ng walang ingat tungkol sa Diyos, ngunit may ibang bagay na talagang pinahalagahan ng Panginoon. Maging sa ngayon, nalaghanap ang kasamaan. Nang magkagayoy, nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Yung mga banal ay nag-uusap sa isa't isa. Binigyang pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat ng alaala ay sinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Pinahalaga ng Panginoon ang mga salitang ito. Pinaalagaan ng ating Panginoon na tayo ay magkakasama at nag-uusap tungkol sa gawain ng Panginoon para sa kaluwalhatian niya upang tayo rin ay gumawa ng sama-sama. Ito ay gaya ng cell group na nag-uusap ng sama-sama upang maging maayos para sa kaluwalhatian ng Diyos, upang maging maayos ang church. Tayo rin ay nag-uusap upang paanong kikinos ng maayos ang world mission at kung paanong mag-evangelize ng mga tao sa ganitong bansa, hindi po ba? Iniingatan ng Panginoon ang lahat ng pag-uusap at mga fellowship sa kanyang puso. Pinahalagahan niya ito. Naalala rin ng Panginoon kapag pinahayag natin sa publiko yung ating pananampalataya at paniniwala sa Diyos sa harap ng hindi mananampalataya. Kaya't ang bawat kumikilala sa atin sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng ating Ama na nasa langit. Ito ang sinabi ni Jesus. At kapag tayo ay nagbabahagi ng salvation testimony sa Panginoon, iniingatan din ito ng Panginoon. Kapag tayo ay nagfe-fellowship at nagbabahagi ng testimony, kasama natin ang Panginoon at kasama natin siyang nakikinig. Iniingatan niya ito. Iniingatan niya po ito. Kapag tayo ay nandoon po, iniingatan po ng Diyos. Tingnan na lang po natin sa Awit ng Mga Awit, chapter 8. Awit ng Mga Awit, chapter 8, verse 13. Verse 13. Ikaw na tumatahan sa mga halamanan, ang mga kasama ko ay nakikinig sa iyong tinig. Iparinig mo sa akin, ikaw na tumatahan sa mga halamanan. Ibig sabihin ng halamanan ay church. Habang tayo nananatili sa church at nagfe-fellowship ng sama-sama, ibig sabihin ng mga kasama ko ay yung mga brothers at sisters. Sila ay nakikinig sa iyong tinig.
Yung mga brothers at sisters, nakikinig sa iyong patotoo. Iparinig mo sa akin. Nakikinig din sa lahat ng Panginoon. Siya ay interesado sa ating sasabihin at kapag tayo ay nagbibigay ng testimony, nakikinig ang Panginoon at iniingatan niya ito. Pinapahalagahan ng Panginoon ang lahat ng salita gaya ng pagsuporta sa Kanya. Yung mga salitang mula sa kaibuturan ng ating puso. Yung mga salitang sinasabi natin habang nabubuhay sa ating Christian life, gaya ng ang Panginoon ay talagang nakikinig sa aking panalangin. O sinasabi na kung isa sa buhay natin ang ating Christian life sa Panginoon, tayo ay at ating sambahayan ay maliligtas. Totoo na ililigtas sila isa-isa ng Panginoon. Buhay talaga ang Panginoon. Kapag narinig natin ito, lumalago yung ating pananampalataya at nagiging malakas at ang lahat ng ating salita ay mabuti sa harap ng Panginoon. Napakamahabagin ng Panginoon. Tinutulungan niya ako sa aking pang-araw-araw na buhay. Tunay na binibigyan niya ako ng daan upang makaiwas. Tayo rin ay merong mabuting salita para sa Panginoon. Nagsasalita tayo ng mabubuting bagay tungkol sa church. Kung saan ang Panginoon ang ulo at sinusuportahan din natin ang church dahil ito ay mahalaga. Tama po ba? Dapat nating gwardyahan ang ating mga bibig. Kaya, naalala din ng Panginoon ang lahat ng salita na nilulunok natin sa tuwing nasa hindi patas na sitwasyon na siyang pinapasan natin. Sinabi ni Apostol Pablo, may mga pagsubok na dumarating sa akin dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Nangangaral siya ng Ebanghelyo habang nananahimik sa mga pagsubok na iyon. Marami tayong hindi patas na sitwasyon, ngunit nalalaman ng Panginoon ang lahat ng bagay na pinapasan at tinitiis natin sa pamagitan ng paniniwala sa Panginoon. Gayun din, yung lahat ng salitang binibigkas upang palakasin at patibayin ang loob ng mga mahihinang brothers at sisters. Gaya ng pagsasabing, malapit nang dumating ang Panginoon, kaya maghintay tayo ng kaunti pa. At pati na rin yung mga salitang nang hihikayat sa ibang mga brothers and sisters. Naalala rin ito ng Panginoon. Ito yung ating Panginoon. Tiyak na naaalala ng Panginoon ang lahat ng mabubuting gawa na ginawa natin. Tingnan na lang po natin sa Hebreo chapter 6 verse 10. Hebreo chapter 6 verse 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi masama, hindi niya kaliligtaan ang iyong gawa at ang pag-ibig na iyong ipinakita sa kanyang pangalan sa iyong paglilingkod sa mga banal gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal. Hindi niya ito malilimutan. Gaya ng ginagawa ninyo ngayon. Sa unang hari, chapter 17, si Elias ay pumunta sa babaeng balon na taga Sarepta. Matindi po yung kahirapan doon, kaya yung babaeng balo ay meron lamang isang dakot na harina doon sa tapayan niya at kaunting langis doon sa banga. At iyon niya ay para sa kanilang huling hapunan. Si Elias ay pumunta sa kanya. Ngunit, igawa mo muna ako ng munting tinapay pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin. Ang kanyang pakiusap ay talagang labis-labis. Ang tanging meron lamang siya ay para sa kanilang huling makakain, ngunit sinabi niya, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay pagkatapos ay dalhin mo rito sa akin. Gayunpaman, ang tapayan ng harina ay hindi magkukulang o ang banga ng langisman ay maubusan. At dahil siya ay sumunod, siya ay naligtas sa loob ng 3 taong kahirapan. Ang kanyang anak rin ay namatay ngunit muling nabuhay, nakasulat ito sa Biblia. At si Jesus ay pinuri rin ang balong ito. Sa pinakamalubhang sitwasyon ay ibinigay niya ang munting tinapay kay Propeta Elias na pinaglingkuran ng isang banal at tinuring ito ng Panginoon na mahalaga at dakila.
Ang munting tinapay ay hindi nangangahulugang maliit. Sa paningin ng Panginoon ay hindi ito maliit na bagay. Itinuturing ito ng Panginoon na mahalaga. Iniingatan niya ito. Iniingatan po niya. Tingnan natin sa Mateo chapter 25 verse 35. Mateo chapter 25 verse 35 hanggang 40. Babasahin ko po. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain, ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin, ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan, ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin at uhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Itinuturing ng Panginoon ang ating pagbisita sa mga brothers at sisters na mahalaga. Ito ay parang sa Panginoon natin ito ginagawa. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Kung ano ang ginawa natin para sa mga kapatid, itinuturing ito na ginawa natin para sa Panginoon. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Kailan namin ito ginawa? Yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito at sa akin ninyo ginawa. Hindi kalilimutan ng Panginoon ang ating pagdalaw, pag-aalaga at pag-ibig sa ibang mga kapatid. Iniingatan niya ang lahat ng ito. Lalo na, tingnan po natin ang isang tao. Alam na alam po ito ng Panginoon. Tingnan po natin sa ikalawang Timoteo chapter 1. Ako ay naanting nang nabasa ko yung talatang ito. Ikalawang Timoteo chapter 1 verse 16 hanggang 17. Verse 16 hanggang 17. Pagkalooban nawa ng Panginoon ng habag ang sambahayan ni Onesiforo, sapagkat madalas niya akong pinagiginhawa at hindi niya ikinahihiya ang aking tanikala, kundi nang siya'y dumating sa Roma, hinanap niya ako ng buong sikap at ako'y natagpuan niya. Siya'y nagsalata tungkol sa sambahayan ni Onesiforo. Sa tingin ko po ay pinaglingkuran ni Onesiforo at ang kanyang pamilya si Pablo ng napakabuti. Kaya sapagkat madalas niya akong pinagiginhawa at hindi niya ikinahihiya ang aking tanikala, kundi nang siya'y dumating sa Roma, hinanap niya ako ng buong sikap at ako'y natagpuan niya. Natagpuan niya si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay nagpunta sa Roma, ngunit hindi alam ni Onesiforo kung nasa ang bilangguan si Apostol Pablo. Kaya siya ay labis na nag-alala para kay Apostol Pablo na maaring nahihirapan sa bilangguan si Apostol Pablo. At nagtanong-tanong at sa huli natagpuan niya kung nasaan si Apostol Pablo. Kaya't nakita niya si Apostol Pablo at inaliw ito at nag-fellowship na kasama siya. Gayunpaman, na itala ang katotohanan ito sa Biblia ng detalyado. Pagkalooban nawa ng Panginoon na matagpuan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na iyon. At alam na alam mo kung gaano karaming mga bagay ang ipinaglingkod niya sa Efeso. Itinuturing na mahalaga ng Panginoon na ating binibisita ang ating mga brothers and sisters. Tinutulungan sila sa kanilang mga kahirapan, inaaliw sila, at ito ay inaalala ng Diyos sa mahabang panahon. Nang si Absalom ay naghimagsik labang kay David, si David ay tumakas ng
nakayapak. Ang mga tao ay tumulong kay David sa panahong iyon at nagdala ng maraming bagay para sa kanya. Ito ay nasa ikalawang Samuel, chapter 17, verse 27. Tinulungan nila si Haring David. Tingnan natin. Ikalawang Samuel, chapter 17, verse 27 hanggang 29. Ikalawang Samuel, chapter 17, verse 27 hanggang 29. Babasahin ko. Nang dumating si David sa Mahanaim, si Sobi na anak ni Nahas na taga Raba, sa mga anak ni Amon, si Makir na anak ni Amiel na taga Lodebar, at si Barzilya na Gileadita na taga Rogelim, ay nagdala ng mga higaan, mga palangga na mga sisidlang yari sa luwad, trigo, sebada, harina, butil na sinangag, mga patani at pagkaing sinangag, pulot-pukyutan, mantikilya, mga tupa at keso ng baka para kay David at ang mga taong kasama niya upang kainin. Sapagkat kanilang sinabi, ang mga tao ay gutom, pagod at uhaw sa ilang. Ito yung mga bagay na kanilang dinala. Ano yung mga bagay na kanilang dinala? Higaan. Bakit? Si David ay naharanas upang ng matinding kahirapan sa panahon ng kanyang pagtakas. Kaya't sila ay nagdala ng higaan para kay David upang siya ay makatulog ng komportable. Maging ito ay nakasulat sa Biblia. Mga higaan, mga palanggana, sisidlang yari sa luwad, trigo, sebada. Si David ay ang binuhusan ng langis. Siya ay kumakatawan sa mga Kristiyano. Itinuturing ng Panginoon na napakahalaga ang lahat ng ating ginagawa para sa mga ligtas na brothers and sisters. Nang ang isang balo ay nagbigay ng dalawang kusing, pinahalagahan ito ng Panginoon at hindi ito kinalimutan. Nalalaman ng Panginoon ang ating mga ibinigay at isinakripisyo para sa Kanya at para sa Ebanghelyo. At pinaalagahan din ng Panginoon ang katotohanan na ating pinananatili ang ating posisyon bilang Kristiyano. Ang ibang mga tao ay pinananatili ang kanilang posisyon sa iglesia sa loob ng mahabang panahon pagkatapos maligtas. Gaano ito pinapahalagahan ng Panginoon? At kung tayo ay pinagkalooban ng ministeryo sa Panginoon, dapat nating panatilihin ang ating posisyon ng mabuti. Ito ay itinuturing ng Panginoon na napakahalaga. Napakahalaga po nito. Ayon po doon sa Colossians chapter 4 verse 17 sa Biblia. Colossians chapter 4 verse 17, at sabihin ninyo kay Arquipo, sikapin mong gampanan ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Dapat nating tuparin ang ministeryong ating tinanggap sa Panginoon ng mabuti. Sikapin mong gampanan. Pinaalagahan ng Panginoon ang mga gumaganap sa kanilang mga ministeryo ng mabuti. Ang utos sa mga tanod ay nakasulat sa Unang Kronika chapter 1 verse 9. Ito ay kanilang binubuksan at sinasara sa araw at sa gabi. Ito ay nakatala sa Biblia. Yung mga ina po ni Cora ay nakatalaga sa paghahanda ng kawali at tinapay na handog tuwing araw ng Sabat. Ang mga ito ang mga awit, mga puno ng sa mga sambahayan ng mga magulang ng mga Levita na naninirahan sa mga silid. Tunay na pinaalagaan ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa sa iglesia. Tunay na ang lahat ng ating pagpapagal para sa Panginoon ay nakatala. Kaya sa Roma chapter 16, ang ibang mga tao ay nagpagal sa Panginoon. Ang ibang tao ay gumawa ng mabuti. Ang ibang tao ay labis na nagpagal habang iniibig ang Panginoon. Ang ibang tao ay binibigay ang kanilang buhay sa Panginoon. Kaya itinatala ng Panginoon ang lahat ng ating pagpapagal para sa Kanya. Lalo na kung ikaw ay nasa madilim at mahirap na sitwasyon sa iyong buhay. Hali kayo, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na lingkod ng Panginoon na nakatayo sa gabi sa bahay ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na nalingkod ng Panginoon na nakatayo sa gabi sa bahay ng Panginoon. Sa
panahon ng bagong tipan, ang church ay ang tahanan ng Diyos. Kahit na tayo ay lumuluha dahil sa kadiliman at pagsubok sa buhay, ang Panginoon ay inaalala ang lahat nating ginagawa upang mapanatili ang ating posisyon sa church at upang pagtiisan ng mabuti ang mga kahirapan, sapagkat ako ay naging parang balat na lalagyan ng alak na nasa usok. Kahit na tayo ay maging miserable, itinuturing ito ng Panginoon na mahalaga na ating pinapanatili ang ating posisyon ng mabuti at hinaharap ang mga kahirapan. Yung naitala sa Biblia, specifically yung isang tao na ang pangalan ay Philemon. Ano yung dahilan? Pinatawad ni Philemon si Onesimo. Pinatawad niya ang hindi mapapatawad. Kaya't inisip ng Panginoon na dakila ang katotohanan na iyon. Maring meron tayong mga tao na hindi natin mapatawad sa ating buhay. Ngunit tayo ay pinatawad na ng Panginoon. Kaya't kung ating patatawarin ang mga taong ito, ito ay aalalahanin ng Panginoon. At si Gayo na tinutuluyan ng iglesia sa Roma ay naghanda ng maraming pagkain para sa mga banal. Ang Panginoon ay inaalala ang lahat ng ito. Tuwing Linggo, ang mga nanay natin ay nagsisikap upang magluto ng tanghalian sa church. Yung pagkain sa church, masarap po talaga, hindi po ba? Bakit? Dahil ito ay sinseridad ng mga nanay. Inaalala ng Panginoon ang lahat ng ating ginagawa sa iglesia para sa mga banal. Natatandaan ng Panginoon ang lahat ng ginawa nating pagpapagal para maipalaganap ang ebanghelyo. Ang panahon kung kailan tayo nabubuhay ay ang panahon kung saan pinakamaraming tao ang nai-evangelize natin. Kayo pa man, kailangan natin pagtiisan ang lahat ng mga kahirapan para sa Panginoon at mag-evangelize. Makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Gaya ng sinasabi nito, natatandaan ng Panginoon kung paano natin ginamit ang ating kayamanan para makapagligtas ng mga kaluluwa. Yung Puyo Church, ito po ay nasa Ecuador, ay matatagpuan sa bukana ng Amazon River. Gayunpaman, upang maipangaral ng isang misyonaryo, yung ebanghelyo, sa mga taga-roon, ay dapat niyang tawirin yung ilog at pumunta doon sa nayon. Dapat po siyang tumawid, ngunit may mga pagkakataon na napaka mapaganib na tumawid sa ilog. Doon ay may mga peste na nakaambang mga panganib. Kaya sinabi sa akin ng misyonaryo ang nilalaman ng 2 Corinto chapter 11. Nasa madalas sa paglalakbay, nasa panganib sa mga ilog, panganib sa mga magnanakaw, panganib sa aking mga kababayan, panganib sa mga hintil, panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib kasama ng mga huwad na kapatid. Panganib sa mga ilog. Ito ay gaya ng pagsulong ng kanyang buhay upang makatawid sa ilog at maipangaral ang ebanghelyo. Lahat ng ito ay pinahalagahan ng Panginoon. Natatandaan ng Panginoon kung paano tayo nabuhay at namatay para sa Kanya. Sa panahon ng sinaunang iglesia, ang mga Kristiyano sa Roma ay dumanas ng napakatinding pag-uusig. Nagtago sila sa mga kuweba. Ang kuweba ay mahigit na 250 kilometers ang haba. Iniingatan ng mga Kristiyano ang kanilang pananampalataya sa kuwebang iyon kung saan hindi sumisikat yung araw. Gumuhit din sila ng maraming mural sa mga kuweba. Ang tema ng karamihan sa kanilang ginawa ay The Good Shepherd. Ang ating Panginoon ay mabuting pastol. Iniingatan nila ang kanilang pananampalataya sa loob ng kuweba at sila ay pinagpapatay. Bagamat hindi tayo mamamatay bilang mga martir, ay natatandaan naman ng Panginoon ang lahat ng ginawa natin para sa Kanya. Natatandaan ng Panginoon ang ating mga pagluha. Natatandaan ng Panginoon yung mabubuting intensyon sa ating mga puso. Natatandaan ng Panginoon ang ating mga panalangin, ang ating mga samo, ang ating buhay pananampalataya. Mabubuting gawa ang ating mga pagsisikap para sa ebanghelyo. Ginagawa natin ang mga gawain na manatili magpakailanman at ginagawa natin ang gawain na manatili sa puso ng Panginoon magpakailanman.
Kaya bilang mga taong ligtas, dapat nating tandaan na tayo ay saksi ni Jesus. Dapat nating tandaan ito. Tayo ay saksi ni Jesus. Tingnan na lang po natin, isa dito. Tingnan natin sa awit 89. Mga awit 89. Tingnan po natin yung dalawang talata. Awit 89 verse 37 at 43. 37 at 43. Gaya ng buwan, ito ay matatatag magpakailanman at tapat ang saksi sa kalangitan. Sela. 43. Oo, iyong ibinaligtad ang talim ng kanyang taba at hindi mo siya itinayo sa pakikipaglaban. Dito, gaya ng buwan at tapat ang saksi sa kalangitan. Ang bayan ng Israel ay tinatawag bilang mga saksi ni Jehovah. Ang mga Kristiyano naman sa bagong tipan ay tinatawag na saksi ni Jesus. Gayunpaman, nabigong gawin ng bayan ng Israel ang tungkulin bilang saksi sa lumang tipan. Kaya sinabi ng Biblia dun sa verse 43, iyong ibinaligtad ang talim ng kanyang tabak at hindi mo siya itinayo sa pakikipaglaban. Sinabi ng Biblia na sila ay mga saksi gaya ng buwan upang lumiwanag ng mabuti at dapat nilang ipakita ang kalwalhatian ng Panginoon. Ngunit, hindi nila ito nagawa. Kaya, pinapurol ng Diyos ang talim ng kanilang taba, sa gayon ay hindi sila magtatagumpay sa pakikipagdigma. Bakit? Tingnan ninyo ang Israel na tinatawag bilang mga saksi. Kung ang mundo ay papagitna sa araw at buwan, ang liwanag ay maharangan. Kapag ito'y pumagitna doon sa gitna, maharangan po yung liwanag. Gaya nito, sa pagitan ko at ng Diyos, sa pagitan ng Panginoon at ang mga Israelita, kung ang sanlibutan ay nasa gitna, kung ang mga Diyos-Diyosan ay papagitan, hindi magagawa ng Israel ang kanilang tungkulin bilang saksi ng Diyos. Kailangan bang maging makapangyarihan ang Israel? Kailan po ba? Kung paanong nasa gitna ang mundo ng araw at buwan, kung walang nasa gitna sa pagitan nila at ng Diyos, ay naroon ang kapangyarihan sa talim na kanilang mga taba. Subalit bagamat tinawag silang mga saksi ng Diyos, ang mga Diyos-Diyosan ay pumagitan sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Dahil pumagitan sa kanila ang mga makamundong bagay nang hina sila, kaya natalo sila sa mga digmaan, hindi nila nilawalhati ang Panginoon. Tayo ay tinawag bilang mga saksi ni Jesus. Ngayon, dapat ay naipakita nating mabuti ang liwanag ng Panginoon sa sanlibutan. Subalit, kung paanong nasa gitna ang mundo sa araw at ng buwan, kung ang mga makamundong bagay ay pumagitan sa pagitan natin at ng Panginoon, ang tabak natin ay pupurol. Tama po ba? Kaya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Dapat tayong mabuhay sa mundong ito, subalit huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung nasa gitna ko ang Panginoon, kung nasa gitna ko at ng Panginoon yung sanlibutan, kung ang mga bagay ng sanlibutan ang iniibig natin, ang liwanag ay maharangan. Kung ang mga bagay ang higit na mahalaga kaysa sa Panginoon, ito ay magiging Diyos-Diyosan. Kaya bagamat ginagawa natin ang para sa ating buhay Kristiyano, iyong ibiniligtad ang talim ng kanyang tabak at hindi mo iyon itinayo sa pakikipaglaban. Paano natin mapapatalas ang talim ng tabak? Kung meron mang Diyos-Diyosan sa pagitan ko at ng Panginoon, ay dapat kong itapon ang mga Diyos-Diyosan. Dapat tayong mabuhay sa mundong ito, subalit huwag nating ibigin ang sanlibutan ni mga bagay na nasa sanlibutan. Pagkatapos, kung direkta nating natanggap ang liwanag ng Panginoon, ang tabak natin ay tatalas ng higit at higit pa. Kaya 36,100 tao ang maliligtas sa pamagitan natin. Mas marami pang tao ang dapat na maligtas.
Kung ang bangal ay pumurol at hindi iaasa ninuman ang talim, dapat nga siyang gumamit ng higit na lakas, ngunit ang karunungan ay tumutulong upang ang taong ito'y magtagumpay. Paano patatalasin ang mapurol na bangal? Subalit tanggalin mo ang masama at ang mga walang kabuluhang kata. Sanayin mo ang iyong sarili sa kabanalan. Dapat natin itong pag-isipang mabuti. Dapat pumagitan sa pagitan natin at ng Panginoon, at dapat nating gawin ang lahat nating makakaya para sa maayos na buhay Kristiyano. Dahil ang buhay na ito lamang ang mananatili magpakinanman. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakinanman. Totoo po na ang buhay na ipinapamuhay natin sa kalooban ng Diyos ay mananatili magpakinanman. Kaya iyong ibinilang ang aking mga paglalakbay, ilagay mo ang aking mga luha sa botelya mo. Tutupo na ang ating buhay ay nakasulat sa aklat ng Panginoon, kaya anumang ingatan ng Panginoon sa kanyang puso, ibig sabihin ay tinatandaan niya. Parehong kahulugan din po kung paanong nakasulat ang buhay natin sa aklat ng alaala, kaya ang buhay natin ay naisulat magpakailanman. Kaya maiksi lamang yung buhay at ang ikalawang pagdating ng ating Panginoon ay napakalapit na. Subalit napakaraming bagay pa ang dapat nating gawin. Kaya pinag-aralan natin sa araw na ito ang tungkol sa ang bagay na iningatan ng Panginoon. Ngayon po, manalangin po tayo. Mabagin naming Amang Diyos, siniligtas mo po kami sa pamagitan ng iyong mahalagang dugo at hinayaan kaming mabuhay na may pag-asa sa mundong ito na walang pag-asa. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyo, Panginoon, pakiusap, tulungan mo po kami na magawa ang lahat naming makakaya upang may sakatuparan ang gawain na ipinag-utos mo sa amin at makatayo kami sa harapan mo, Panginoon. Pakiusap, samahan at tulungan mo po kami hanggang sa matapos ang Spring Retreat. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.